Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Osmundo. Walang eksaktong taon. Summer. Dito na ako namulat sa tabing dagat. Ang pangunahing pinagkakakitaan ko ng hanap buhay ay ang pangingisda at pangunguha ng tuyong. Kilala ang lugar namin na mayaman sa lamang dagat, lalong-lalo na sa tuyom. Nga pala, hindi ko nababanggitin ang aming lugar. At kailangan ko rin pangalagaan ang aking pamilya at mga kababaryo. Kung hindi ninyo na itatanong pinuno, nasa isang isla kami na pwedeng maipagmalaki sa kagandahan. Isang malaparaisong lugar na hinahangad-tirhan ng mga mayayaman. Hindi uso sa amin ang pagbebenta ng likas na yaman, sa halip ipinapalit namin ito sa mga kalakal. Pero sa pag-usad ng panahon, unti-unti nang nawawala ang ganitong kaugalian ng mga magkakalapit na baryo. Bandang taong 1990s, isa ng ganap na binata itong si Osmundo. Sa unang pasok niya sa kolehiyo, wala namang nagawa ang kanyang mga magulang, kundi ang payagan siyang mangisda. Medyo kapos na kasi sila noon, kaya kailangan niya rin kumita upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Hindi naman ito mahirap para sa kanya, lalo na't sanay na rin siya sa laot. Kahit naisin niya man kasi noong magreklamo, hindi niya yun magagawa, lalo pat wala na siyang ibang masasandigan sa kanila, kundi ang sarili niya. Noong pumanaw ang kanyang ama, naging palaisipan para sa kanila ang pagkamatay nito. Gawa ng kahit bangkay nito, hindi na nila nakita pa. Basta isang araw, nagimbal na lamang ang kanilang pamilya matapos nilang matagpuan ang bangkang ginagamit ng kanyang ama na tanging mga lambat na lamang ang natira sa loob. Noong una, inakala nilang may pinuntahan lang ito, pero sa paglipas pa ng mga araw, hindi na yon nakabalik. Magmula noon, si Osmundo na ang tumatayong padre de familia sa kanila. Pilit niyang isinasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral nang sa gayoy makaraos silang lahat. Tumutulong naman noon ang kanyang mga kapatid, pero hindi umaabot ang kinikita nito sa kanyang kita sa buong gabing pamamalaot. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi na siya nakakapag-aral sa kadahilan ng mas inuuna niya ang kanyang responsibilidad kaysa sa sarili niyang kapakanan. Gayunpaman, hindi yun sapat upang tumigil siya para sa kanyang pangarap. Naniniwala siya, hindi sa lahat ng oras ganun ang kanilang sitwasyon. Kagaya ng isang gulong na umiikot, darating din ang pagkakataon na sila naman ang nasa taas. Inakala rin niyang kapag magpapatuloy siya sa kanyang ginagawa, magiging maayos ang lahat. Pero sa paglipas pa ng mga buwan, tila bang mas lalo lamang siyang sinusubukan ng kanyang tadhana. Hindi naglaon, dumating na nga noon sa puntong tinalikuran na ni Osmundo ang kanyang nais mangyari sa buhay niya. Napag-isip-isip niya kasi noon na kapag hindi niya yon ginawa, pamilya lang naman nila ang magsasakripisyo. Dala na rin ang kanyang kahihiyan, ipinasa na lamang niya sa kanyang kamag-aralang abiso ukol sa nais niyang mangyari. Nang malaman naman ito ang kanyang pasya, maging ito man, halos hindi makapaniwala. Totoo ba to, Osmundo? Akala ko ba sabay tayong magtatapos? Bakit ganito ang pasya mo? Wala na bang ibang paraan? Wika ng kanyang kaibigan sa kanya. Oo, wala na talagang ibang paraan. Huwag kang mag-alala, Narciso. Masaya na ako sa buhay kong ito.
Ipagpatuloy mo yung naumpisahan natin. Malay mo, sa muli nating pagkikita, nasa maayos ka ng kalagayan. Masaya ako para sa'yo, kaya sana huwag mong sasayangin yung biyayang ipinagkaloob sa'yo. Sagot naman niya rito. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman siyang umalis, bit-bit ang sagwan na paborito noong gamitin ng kanyang yumaong ama. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nang marating na niya ang bahay nila malapit sa tabing dagat, agad naman niyang kinuha ang mga isinampay niyang lambat para maghanda na sa nalalapit niyang pamamalaot. Pagsilay naman noon ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya, dali-dali naman yung lumapit para magtanong. Nagpumilit din yung sumama pero mariin yung tinutulan ni Osmondo sa kadahilan ng walang makakasama sa bahay nila ang kanilang ina kung sasama pa ito. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na yon nagpumilit pa. Ilang oras pa ang dumaan, pagsilay naman niyang papalubog na ang araw, agad naman niyang hinila ang kanyang bangka patungo sa malalim na parte ng dagat. Maya-maya pa, habang nagsasagwa na siya noon papalayo, tahimik naman niyang tinitigan ang kanilang bahay habang nag-iisip ng malalim. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang umiyak gawa ng alam niya sa kanyang sarili na gustong gusto niya pa talaga noong mag-aral, subalit hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon. Sa pagdating naman niya sa laot, napansin naman niyang nag-iisa lang siya sa lugar na yon. Napakadilim din ang buong paligid dahil bukod sa wala noong buwan, tanging maliit lang din na gasera ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang mag-alala dahil bukod sa malakas ang along tumatama sa bangka niya, meron siyang napapansing mga kakaibang liwanag sa ilalim ng dagat. Napakabilis ng pagkilos nito, kaya kahit anong gawin niyang paganinag, hindi niya yon gaanong makita. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang dala niyang lambat matapos naman niyang mapansin ang tila bang pagkumpulan ng mga isda malapit sa katig ng bangka. Hindi naglaon. Nang mapaikutan na niya ito, agad naman niya yung hinila na siyang naging sanhi upang sumabit doon ang ilang malalaking isda. Sa puntong iyon, tuwang-tuwa naman noon si Osmondo buhat sa dami ng kanyang huli sa isang hanguan lang. Ilang minuto pa ang lumipas, punong-puno na yung imbakan niya ng isda. Wala na rin siyang mapaglagyan nito, kaya minabuti naman niyang umalis na doon. Habang pinapaandar naman niya ang makina ng bangka, bigla naman siya noong napatahimik nang makasilay siya ng isang lalaki na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Noong una, inakala niyang namamalikmata lamang siya, pero paglapit naman ito sa may bandang likuran ng kanyang bangka, doon niya nakumpirma na totoo ang nilalang na kanyang nakikita. Ang mas ikinagulat pa noon ni Osmondo ay noong masipat niya ang mukha nito na merong pagkakahalintulad sa namayapa niyang ama. Dahil sa pangyayaring yon, naghalo naman ang takot at lungkot sa kanyang puso, dahilan para hindi na niya maisipan pang tumakas sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagsampa naman ang nilalang sa kanyang bangka, agad naman yung umupo sa kanyang harapan habang maamong nakangiti sa kanya. Pagsilay naman doon ni Osmondo, hindi naman niya maiwasang masindak sa nilalang na yan dahil sa dami ng lamang dagat na gumagapang sa katawan nito. Namumutla na rin ang balat ng nilalang na yan at sa estado nito, parang matagal na panahon na yung nakababad sa dagat. Sa pagtitigan naman nilang dalawa,
agad namang nagpakilala ang nilalang na yon bilang ama niya. Pasensya ka na anak, kung nawala na lang ako bigla. Matagal na kitang hinihintay. Ilang taon na rin ako naglalakbay sa karagatan sa pagbabakasakaling muli kitang masisilayan. Ngayon masaya na ako dahil kahit papaano, dininig ng ama ang hinaing ko. Marami sana akong gustong sabihin sa iyo pero limitado lang ang oras ko. Anak, marami akong napapaginipang panganib laban sa pamilya natin. Mamamatay ang nanay mo. Ganun din ang mga kapatid mong malapit sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Darating ako para iligtas kayo. Yun nga lang, nasa katauhan ako ng iba. Basta itong tatandaan mo. Kapag magaan ang loob mo sa isang tao, pagkatiwalaan mo siya, maaaring ako yan. Wika ng kanyang ama habang dahan-dahan namang nalulusaw ang anyo nito. Bago pa man makasagot itong si Osmondo, tuluyan nang naglaho ang anyo nito at sa isang iglap, muling nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Kumalma na rin ang dagat na parabang bigla na lamang nawala yung unos na inaalala niya kanina pa. Makalipas pa ang ilang minuto, dala ng kanyang labis na pagkabahala, napilitan naman siyang magpakalayo sa lugar na yon. Sa pagtungtong naman ng alas 11 ng gabi, sakto naman ang pagdating ni Osmondo sa tabing dagat malapit sa bahay nila. Habang binabagtas niya noon ang daan papauwi, nakasalubong naman niya ang kanyang kapatid na merong daladalang sulo. Paglapit nito sa kanya, agad naman itong kinuha ang iilan niyang mga dalang gamit para tulungan siya. Matapos naman yung gawin ng kanyang kapatid, tahimik naman yung sumunod hanggang sa makarating na sila sa kanilang tahanan. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa pagbisita ng kanilang grupo sa bahay nila. Nang marinig naman yon ni Osmondo, tumawa lang naman siya habang pilit na itinatago ang kanyang nararamdamang lungkot. Hayaan mo sila. Magsasawa din ang mga yan. Tsaka, ayoko naman talagang mag-aral eh. Napipilitan lang ako dahil sa kagustuhan ni nanay. Pero ngayon, buo na ang desisyon ko. Kesa mag-aral at magsayang ng oras, mas gugustuhin ko na lang magtrabaho. Mas maganda na rito. Bukod sa may pera ako, natutulungan ko rin kayo. Sagot naman niya sa kanyang kapatid habang pilit na itinatago ang kalungkutang namumutawi sa kanyang muka. Matapos naman nilang makapag-usap, minabuti na lamang nilang itoon ang kanilang mga wisyo sa pagbubukod ng mga nahuli niyang isda. Dahil sa dami nito, inabot naman sila ng madaling araw, masiguro lamang na hindi yon masisira. Sa pagsapit naman ng umaga, agad naman yung inilako ng kapatid niya, habang siya naman, mahimbing na nagpapahinga sa loob ng kanilang tahanan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Bagaman talina ang buhay ni Osmondo sa trabaho at sa kanyang pamilya, hindi naman niya yon gaanong ininda. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, bahay at sa dagat lamang umiikot ang kanyang buhay. Ni hindi na nga niya nasubukang magsaya, gawa ng araw-araw, trabaho ang palaging sumasagi sa isip niya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa rin siyang matatag. Minsan nga napapaiyak na lamang siya tuwing nasisipat niya ang kanyang mga kababata na masayang naglalakad sa daan kasama ang mga magulang nito. Napakasaya ng pamilyang yon, parang napakalayo sa kanilang sitwasyon. Dagdag pa ni Osmondo na
oras-oras palagi niyang ipinagdarasal na sana'y magbago rin ang kanilang sitwasyon sa buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na meron palang paparating na pagsubok na halos buong buhay niya, hindi niya inaasahan. Sa pagkakatanda noon ni Osmondo, Biyernes ng hapon noon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa pamamalaot, bigla naman siya noong napatigil nang masipat niya ang kanyang kapatid na mabilis na tumatakbo habang paulit-ulit siya nitong tinatawag. Dahil dito, agad naman niya yung sinalubong gawa ng ang buong akala niya meron itong mahalagang sasabihin sa kanya. Subalit, hindi pa man yun nakakalapit, medyo nagtataka na talaga siya dahil kung hindi siya nagkakamali, kasama nito ang kanyang ina sa paglilibot ng mga huli niyang isda. Hindi naglaon, pagdating naman ito sa kanyang kinaroroonan, mangiyak-ngiyak naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang kapatid, nasangkot sa gulo ang nanay nila matapos nitong protektahan ang kanilang mga paninda buhat sa pagwawala ng isang matandang babae. Dagdag pa nito na, tinapak-tapakan ng matandang yon ang mga dala nilang isda kaya hindi na rin nakapagpigil yung nanay niya. Pagkasabunot nito sa matanda, agad naman itong pinagtulungan ng iilan pa nitong mga kamag-anak na pawang mga kalalakihan. Ayon pa sa kanyang kapatid, hindi na yon nakatulong dahil bukod sa malalaki ang mga nagtulong-tulong para patumbahin ang nanay nila, masyado ring mabilis ang mga pangyayari. Pagtatapat pa nito sa kanya na, bago nila yon iwan, nakita niya yung akay-akay nung kababaryo nilang palagi sa kanilang bumibili. Nang marinig naman ni Osmondo ang sinabi nito, dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang mga ginagawa para yon ay puntahan. Maya-maya pa, pagdating naman nila noon sa baryo, nadatnan niya ang iilang taong nagsisikumpulan malapit sa merkado. Bawat isa sa mga ito, abalang-abala sa pag-uusap ukol sa mga nangyari. Base na rin sa kanyang mga narinig, nasa maayos naman nakalagayan ang kanyang ina, pero labis na nababahala ang kanilang mga kababaryo buhat sa taong nakaaway nito. Ayon sa kanila na kung hindi sila nagkakamali, kuno-kunong aswang ang pamilyang yon. Matagal na rin nila itong iniwan sa baryo dahil bukod sa mahilig sa gulo ang mga ito, madalas yung gumagawa ng eskandalo para makapangbiktima. Dagdag pa ng mga kakilala nila na dahil sa pangyayaring yon, magbabago ang buhay nila. Malakas kasi ang kanilang kutob na hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat walang namamatay sa kanilang pamilya. Dahil sa sinabi ng mga ito, hindi naman niya maiwasang umangal gawa ng naniniwala siya yung kanyang ina ang biktima. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa mga taong yon, paniguradong wala namang gulong mangyayari. Mariin niya ring inilahad na meron silang mga kakilalang albularyo kaya naman hindi sila basta-bastang mabibiktima ng mga ito. Pero nang marinig yon ang matandang nag-abiso sa kanya ukol sa mga nangyari, seryoso naman yung tumitig sa kanyang mga mata habang sumasagot sa kanya ng, "Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa tingin mo, bakit sila magpapalayas-layas sa lugar na ito? Yon ay dahil sa tanang buhay nila, hindi pa sila natatalo. Kung ako sa inyo, habang maaga pa umalis na kayo rito, marami namang lugar na pwede niyong mapaglipatan kung saan mabubuhay kayo ng payapa." Nang marinig naman ni Osmondo ang sinabi nito, agad naman siyang tumutol gawa ng yung bahay na kanilang pinagtitirhan. Dugot pawis ang naging puhunan ng kanilang ama para matayo ito.
Mariin niya ring inilahad na, maliban sa baryong yon, wala na silang iba pang lugar na maaaring puntahan. Ayon pa sa kanya, hirap na nga sila noong makaipon, paano pa kaya ang pagtatayo ng sariling bahay? Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niyang iniwan ng matanda para puntahan na ang kanyang inang wala pang malay. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya itong kinarga para dalihin sa bahay nila. Kahit pinipigilan pa siya noon ng iba pa nilang mga kakilala, minabuti niyang huwag na itong intindihin. Naniniwala kasi noon si Osmondo, wala naman yung maibibigay na maganda sa kanila, maliban lamang sa mga karagdagang problema na hindi pa nila naiisip. Hindi naglaon nang makabalik na sila noon sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang kumuha ng pamunas para mapahiran niya ng langis ang mga sugat at bubog nitong tinamo. Habang ginagawa naman niya ito, labis-labis naman ang kanyang galit na nararamdaman noon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala silang ginagawang masama sa kapwa nila. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, awa naman ng Diyos, tuluyan na ngang nagising yung nanay niya. Nang mapansin naman niyo ni Osmondo, dali-dali naman niya yung nilapitan para tanungin. Inabutan na rin niya ito ng pagkain para naman kahit papaano hindi ito gaanong manghina. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, inilahad ng nanay niya na napagdiskitahan lamang sila nung matandang yon. Bago kasi mangyari ang insidente, sa pilitan itong hinihingi ang kanilang paninda na siya namang hindi niya pinahintulutan. Nang magalit ito, doon na yon nagwala sa kanilang harapan at kalaunay puwersahan na nitong pinagkukuha ang mga paninda nila. Hindi pa yun nakontento, pinagmumura at dinuraduraan pa siya nito na parabang isa siyang hayop sa paningin ng matandang yon. Pagtatapat pa ng kanyang ina, pinilit niya yung intindihin, pero nasagad na talaga nito ang kanyang pasensya. Ang hindi lang nito inakala ay yung mga anak pala nitong nasa paligid lang. Dagdag pa nito na, hayaan na lang nila ang mga pangyayaring yon nang sa gayoy manumbalik ang normal nilang pamumuhay. Subalit nang marinig naman ito ni Osmondo, siya na mismo ang naglahad sa kanyang ina na hindi ito maaari. Naniniwala siya, hindi pa doon nagtatapos ang engkwentro nila sa mga taong yon. Base kasi sa kanyang mga narinig, alam niyang babalik pa ito para mapagbayad sila ng malaki. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napilitan na rin yung sumang-ayon sa kanya. Para naman makaiwas, nagdesisyon noon si Osmondo na siya na lamang ang maglalako ng mga isdang mahuhuli niya. Bagaman mahirap ito, pinilit niyang gawin ang bagay na yon, lalo pat wala naman siyang pagpipilian. Huwag na ho kayong mag-alala, Nay. Kaya ko naman. Tsaka, hindi naman yan araw-araw. Magbibigay daan din ako para sa aking pahinga. Imbis na gabi-gabi akong mamamalaot, gagawin ko itong 3 beses sa 1 linggo. Mabuti na yon, kesa naman magmukmuk lang tayo rito. At siya nga pala, may nakausap ako sa baryo kanina. Makikipagpalit siya ng 1 banyerang isda para sa kanyang 2 kambing. Babae at lalaki yon, kaya hindi na ako umangal. Subukan natin na mag-alaga dito ng hayop, Nay. Malay ninyo, doon pa lang swerte natin. Wika ni Osmondo sa kanyang ina. Matapos naman nilang makapag-usap, minabuti naman niyang pagpahingahin na ito. Maya-maya pa, paglabas naman niya sa kanilang tahanan, tahimik naman niyang pinag-isipan ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin.
Kahit papano kasi, nababahala rin siya, lalo na kapag naaalala niya yung mga bagay na inilahad ng mga kababaryo niya. Sa paglalim panoon ng gabi, tanging siya na lamang ang naiwan sa labas ng kanilang tahanan. Hindi naglaon, nang makaramdam na siya ng antok, agad naman siyang tumayo para sana pumasok na sa loob ng bahay nila. Pero, nung akmang bubuksan na niya ang pinto, may napansin siyang isang malakas na siga na bigla na lamang lumitaw sa kanyang likod. Pagsilay naman niya rito, may nasipat siyang isang batang naglalakad, bit-bit ang isang malaking sulo. Sa unang tingin, inakala niyang pariwara na ang batang yon. Kaya naman minabuti na niyang pumasok. Subalit, nang akmang isasarado na niya ang pinto, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niya yung marinig na magwika sa kanya ng, "Di ba sabi ko babalik ako rito? Dalangi ba pang pagkatao? Anak, tulungan mo ako. Ang panganib na sinasabi ko sa'yo, malapit nang dumating. Ako na lamang inyong nag-iisang pag-asa." Dahil sa sinabi ng batang yon, agad namang nakumbinsi si Osmondo na yun nga ang kanyang ama. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung pinapasok sa loob ng kanilang bahay, binigyan ng maayos na damit, tapos pinatulog sa kanyang silid. Hinainan niya rin yon ng pagkain, gawa ng bakas sa mukha nito ang matinding gutom. Habang nag-uusap naman silang dalawa, napag-alaman naman niyang nanggaling pa yon sa malayo. Nalaman din niyang isang sisidla ng kaluluwa o tinatawag na medium ang batang yon. Paglalahad pa ng kanyang ama, nasa dinami-rami ng taong pinasukan niya, tanging ang katawan ng batang yon lamang ang kanyang natipuhan. Bukod kasi sa hindi nag-aaway ang kanilang kaluluwa, hinahayaan lang siya nitong mangibabaw kapag nakikiusap siya. Nang marinig naman ni Osmondo ang sinabi nito, agad naman niyang itinanong ang mga bagay na halos ilang buwan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkarinig naman nito sa kanyang sinabi, nagdesisyon niyang ilahad sa kanya ang lahat ng bagay na gusto niyang mabigyan ng linaw. Upang maunawaan naman ni Osmondo ang lahat, sinimula ng kanyang ama ang kwento nito ilang taon na ang lumipas bago yun pumanaw. Ayon sa tatay niya, nalingid sa kaalaman nila noong magkakapatid, nagkakaroon yun ng kasunduan sa mga Serena at Maguindara na naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Kapalit ng magandang ani, binigyan nito ng taning ang kanyang buhay. Hindi naman siya noon papatayin, kaya pumayag na rin ang ama niyang yon. Isa yon sa mga naging rason kung bakit kapag namamalaot ito, marami yung dala. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi lang isda ang ibinigay sa kanya ng mga nilalang, sa halip binibigyan din siya nito ng mga kayamanang matagal nang lumubog sa karagatan. Kabilang sa mga kayamanang yon, ay ang 3 pirasong bareta ng ginto na itinago naman ito sa isa sa mga katig ng kanyang bangka. Meron din yung mga naipong perlas na halos 10 beses na mas may halaga kumpara sa mga perlas na makikita sa mga taklobo. Dagdag pa ng kanyang ama, kahit matagal na yung wala sa kanila, masaya naman yon kahit papaano, dahil natupad nito ang kanyang pangako. Sa katunayan, isa rin yun sa mga rason ng kanyang pagbabalik. Upang mas lalong maunawaan ni Osmondo ang mga nangyari rito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng kanyang ama ang simula ng pagkakaroon nito ng ugnayan sa mga Serena. Ayon dito, nagsimula yun sa isang panaginip hanggang sa isang gabi, meron sa kanyang nagpakitang isang nilalang na kalahating tao at kalahating walo-walo.
Nakakapangilabot ang anyo nito. Kaya nung una niya yung makita, walang ibang pumasok sa isip niya, kundi ang lumayo sa nilalang na yon. Subalit, dahil sa bilis ng paglangoy nito, agad naman itong naabutan ng kanyang bangka, dahilan para tumirik yon sa kalagitnaan ng laot. Matapos naman ang pangyayari, nag-umpisa ng magmakaawa ang kanyang ama, subalit hindi naman ito pinakinggan ang hinaing niya. Nang akmang lalapain na siya nito, laking gulat na lamang ng kanyang ama nang biglang magpakita sa kanyang tabi ang isang sirena. Pagsilay naman niya rito, agad namang pumasok sa kanyang wisyo ang mga pangitaing may kinalaman sa ganoong uri ng nilalang. Sa isang iglap, lahat ng kanyang panaginip na alala niya. Kahit yung napag-usapan at kasunduan nila, muli niyang natandaan. Sa puntong yon, doon na inilahad sa kanyang ama ng sirena ng oras ng pananatili nito sa mundo ng mga tao ay tapos na. Gayunpaman, huwag siyang makaramdam ng lungkot, gawa nang meron siyang isang pagkakataon para makabalik dito sa loob ng maiksing panahon. Yon ang kanyang gagamitin para tumulong sa kanyang pamilya na nakatadhana namang malagay sa panganib. Matapos naman itong marinig ng kanyang ama, hindi na rin yon ang dalawang isip na sumama. Paglubog naman ito sa dagat, una naman itong napansin, nakakahinga na yon sa ilalim. Segundo pa ang dumaan, nilamon sila ng isang nakakabulag na liwanag kung saan ito na rin ang nagdala sa kanila, patungo sa kaharian ng mga Magindara at Sirena. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, taas noon naman itong ibinahagi sa kanya ang katungkulan nito sa lugar na yon. Ayon dito na, nagsimula siya bilang alipin at kalaunay naging parte na rin siya ng angka nito dahil sa nagkaroon siya doon ng asawa. Mariinding inilahad ng kanyang ama, isang linggo lamang ang kanyang pananatili roon sa kadahilan ng ito lang din ang ibinigay na oras ng kanilang Panginoon. Nang marinig naman ito ni Osmondo, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng lungkot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, pansamantala lamang ang kaligayahang kanyang nararamdaman, dulot ng pagbalik ng kanyang ama. Gayunpaman, minarapat niyang huwag na muna itong pansinin, nang sa gayoy hindi nito maapektuhan ang kanyang pamilya. Upang hindi rin yon maghinala, nagdesisyon silang palabasin ito bilang barkada niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang wala na silang pag-uusapan, agad naman niya yung inabisuhan na magpahinga na. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanya ng "Basta Osmondo, sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko. Malalagpasan niyo ito. Magtiwala ka. Huwag mo na akong alalahanin. Dahil ano man ang mangyari sa akin, kagustuhan ko ito. Basta masaya kayo, masaya na rin ako. At siya nga pala, heto, kunin mo to. Tinatawag itong Bertud ng Tuyom. Makakatulong ito ng malaki sa inyo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman ito sa kanya ng isang tuyom na halos gapalad ang laki. Paglapat naman ito sa kanyang balat, dahan-dahan naman yung nagkaroon ng bitak na siyang naging sanhi upang doon niya masilayan ang isang kulay puting bato na bigla na lamang lumubog sa kanyang palad. Halos segundo lang dinoon ang lumipas matapos itong mawala nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa bata nang masipat niya yung naglalakad papasok ng kanyang silid. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, minabuti naman niyang tumungo na sa sala
para magpahinga. Habang nakahiga siya, paulit-ulit naman niyang inaalala ang mga katagang inilahad sa kanya ng kanyang ama. Kahit kasi nakapag-usap na sila ng harapan, halos hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon ang kinahinatnan ng buhay nito. Kinabukasan, pagising naman niya, nadatnan niya ang kanyang kapatid na kasalukuyang kinakausap, yung lalaking kakalabas lang din sa kanyang silid. Hindi naman yun gaanong pinapansin ng kanyang ina, gawa nang nagpapagaling pa ito sa mga tinamo nitong pinsala sa katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niyang nilapitan ng kapatid niyang yon para abisuhan. Mahinahon niya ritong inilahad ang mga bagay-bagay nang sagayoy hindi na yon magtaka. Nang marinig naman ito ang kanyang mga paliwanag, agad naman yung tumahimik na parabang hindi pa rin yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Huwag ka mag-alala, kaibigan ko yan. Oh, baka mamaya may umalis sa inyo, ha? Wala munang lalabas, dito lang tayo lahat sa bahay. Kapag may kailangan, abisuhan niyo ako. Wika ni Osmondo sa kanyang mga kapatid. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy naman ang kanilang mga nakagawian. Habang abala sila noon sa paglilinis ng kanilang tahanan, panay naman ang kanyang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Medyo nakakaramdam na kasi siya noon ng kakaiba, kaya na may hindi niya maiwasang magmanman sa mga taong dumaraan sa bahay nila. Ang labis niya pa noong ipinagtataka na sa tuwing sumisipat siya sa talahiban, may mga iba't ibang uri siya doon ang nilalang na nakikita. May kapre, nuno sa punso, mga laman lupa, at mga engkantong naninirahan sa mga dahon ng puno. Dahil sa pangyayaring yon, inakala naman niyang nababaliw na siya, pero nagpatuloy ang ganoon niyang pangitain hanggang sa mapagtanto na niya na yon ay totoo. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw na yon, tahimik naman silang nagmamasid nung batang sisidla ng kaluluwa ng kanyang ama. Habang nakatambay naman sila sa likurang bahagi ng bahay nila, doon nila napag-usapan ang iilan sa mga bagay na kinakailangan nilang paghandaan. Inilahad din ito sa kanya ang tungkol sa mga abilidad ng Bertud na kanyang tinatangan. Sa mga nangyayari sa'yo, huwag ka munang masyadong magulat, anak. Simula pa lang yan ng mga pagbabagong mararamdaman mo. Alam mo, bibihirang tao lang may kapasidad na magtanga ng mutsyang yan. Bukod kasi sa hindi yan basta-bastang nakikita sa dagat, kalimitan niyang ibinibigay ng mga sarena bilang regalo sa mga taong natitipuhan nito. Matuwa ka, sapagkat sa dinami-rami ng mutsyang naninirahan sa dagat, isa yan sa pinakamalakas. Mula sa araw na to, nagtatangan ka na ng kabal na higit pa sa inaakala mo. Yung mga aswang na kumalaban sa pamilya natin, kung tutuusin, kayang-kaya mo na yung kaharapin. Pero hindi ko to pinahintulutan dahil ang abilidad mo sa ngayon parang halamang papausbong pa lamang. Hayaan mo, anak, hanggat nandito pa ako, ituturo ko sa'yo mga bagay na dapat mong malaman. Wika nito sa kanya habang nakatingin yon sa malayo. Nang marinig naman ito ni Osmondo, pinili na lamang niyang manahimik dahil wala naman siyang kaide-ideya sa mga bagay na sinasabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang marinig nila ang sigaw ng kapatid niya. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa bakuran ng bahay nila, doon bumungad sa kanya ang dalawang lalaking kapamilya nung matandang babaeng nang diskita sa kanyang ina. Nang mamukaan naman niya ang mga ito,
Agad naman niyang kinuha ang palakol na nakatayo sa gilid ng bahay nila, sabay lapit sa mga panauhing yon. Hindi naglaon, pagharap naman niya sa mga ito. Pilit naman niya doong ipinakita ang kanyang galit na animoy anumang oras malapit nang pumutok. Nang mapansin naman niyo ng dalawa, na natili lang naman yung kalmado, na parabang alam na nito kung ano ang kinakailangan nilang gawin sa mga ganoong sitwasyon. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad namang inilahad ng isa sa mga ito ang tungkol sa pakay nila. Ayon dito, hindi naman sila doon pumunta para gumawa ng gulo. Ang nais nilang mangyari, bigyan ng pagkakataon sila Osmondo para iligtas ang kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na, kung nais talaga nilang manahimik, isa lang ang kinakailangan nilang gawin at yon ay umalis sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad, matagal nang may galit sa kanila yung pinuno ng angka nito, buhat sa pagtitinda nila ng isda. Napakasensitibo kasi ng pangamoy nito, kaya na may tuwing naglilibot sila, nakakaramdam yon ng matinding pagkairita. Pagtatapat pa ng lalaki na, ayaw na nilang magkaroon ng patayan sa kanilang lugar, kaya na may yun na lamang ang naisip nilang paraan. Subalit, nang marinig naman yon ni Osmondo, pilit naman siyang nanindigan sa alam niyang tama. Dagdag pa niya na, isang malaking insulto para sa kanyang pamilya kung gagawin nila ang bagay na yon. Ayon pa sa kanya na, kailanman walang sino man ang may karapatan sa kanilang magpaalis doon, lalo pat matagal na panahon na nila itong pagmamay-ari. Matapos naman niya yung maibahagi, buong puwersa naman niyang ibinagsak sa lupa ang hawak-hawak niyang palakol, sabay wika sa mga ito nang, "Kung gusto niyo talagang maagaw ang lugar namin dito, magkakamatayan muna tayo. Huwag niyo kaming diktahan. Hindi niyo kami pagmamay-ari. Kung inakala niyo nakakataas kayo, pwes nagkakamali kayo." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang umangil ang dalawang lalaki na parabang hindi nito nagustuhan ang mga bagay na kanyang sinabi. Maya-maya pa, matapos naman siya nitong matitigan, tahimik naman yung tumalikod habang dahan-dahan ang lumalakad papalayo. Sa pagkawala naman ng mga ito, doon pa lamang nakahinga ng maluwag itong si Osmondo. Halos mandilim na kasi noon ang kanyang paningin at nasisiguro niya ring konting pakikipagtalo pa ng mga ito, paniguradong maiitak na niya ang mga panauhing yon. Mabuti na lang, umalis ang mga ito bago pa sila magkaroon ng malalim na argumento. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, mariin naman siyang inabisuhan ng bata na manatiling alerto. Malakas kasi ang kutob nito na sa pagsapit ng gabi ng araw na yon, merong mangyayaring hindi kaaya-aya sa lugar nila. Dagdag pa nito na, anuman ang nararamdaman ng kanyang kutob, kinakailangan nila itong mapaghandaan. Kinagabihan, tahimik na ang buong paligid. Yung mga kapatid niya tulog na, habang siya naman, payapang nakahiga sa katring naroon sa sala nila. Bale, medyo may kadiliman na ang lugar na yon, dahil bukod sa isang gasera lang ang may sindi, sarado rin ang lahat ng bintana. Hindi rin gaanong kakomportable ang kanyang pagkakahiga, pero pinipilit naman niyang maging komportable, lalo pat wala naman siyang pagpipilian. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo papatulog na itong si Osmondo, bahagya naman noong nabaling ang kanyang atensyon sa iilang mga tunog ng yapak na kanyang naririnig sa labas ng bahay nila. Napansin niya din noong napakatahimik ng paligid na parang merong nangyayaring kakaiba. Nang mapagtanto naman niya ito,
Agad naman siya noong napaupo, sabay silip sa isang maliit na siwang sa dingding na malapit sa hinihigaan niya. Pagsilay naman niya sa labas ng kanilang bahay, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang halos nasa 10 katao na mabilis na naglalakad ng patuwad. Kakaiba rin ng mga anyo nito at sa estado ng mga nilalang ngayon, parang hindi ito isang tao. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dali-dali naman siyang napatayo na siyang naging sanhi upang masipat niya ang kanyang ama na dahan-dahan na ring naglalakad papalapit sa kanya. Maya-maya pa, agad naman itong iniabot ang isang matalas na talibong sabay senya sa kanya ukol sa nais nitong mangyari. Nang maunawaan naman yon ni Osmondo, agad naman siyang tumungo sa entradang pinto para alisin na ang mga trangka nito. Hindi naglaon, nang mapansin naman niyang papalabas na ang kanyang ama, agad naman niya yung pinigilan habang pabulong na nagwiwika dito nang, "Hintayin mo ako sa labas. Meron lang akong kukunin." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango, sabay bukas ng pinto. Paglabas naman ito, nagmamadali naman si Osmondo na umakyat sa silid ng kanyang kapatid para gisingin ito. Hindi kasi siya noon maaaring lumabas ng basta-basta, lalo na kung talagang trangka yung bahay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magising na ang kanyang kapatid, agad naman siya nitong sinamahan patungo sa pinto para sundin ang nais niyang mangyari. Nang makalabas na siya, agad naman niya yung sinenyasan na itrangka na ang entradang pinto ng bahay nila. Matapos naman yung gawin ng kanyang kapatid, kampante naman niyang kinuha ang palakol na nasa gilid ng bahay nila. Kahit alam ni Osmondo na hindi yun gaanong katalasan, yun pa rin ang kinuha niya dahil sanay siyang gamitin ito. Maya-maya pa, pagbaling naman niya sa bakuran ng kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang ama na pilit na nakikipag-usap sa mga nilalang. Sa kanya namang pagmamasid, doon niya nakita kung gaano karami ang mga aswang na dumayo sa kanila. Kung hindi siya noon nagkakamali, umabot ng 20 mahigit ang mga nilalang na yan na siya namang nagdulot ng matinding pangamba sa kanyang sarili. Sa puntong yun kasi, nasisiguro niya wala silang kakayahang makipaglaban sa ganoong karaming nilalang. Kung susubukan din nilang makipagbuno sa mga ito, paniguradong hindi sila aabutin ng susunod na araw. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayaring yon, nanatili namang nakatayo itong si Osmondo sa likod ng kanyang ama. Pinili niyang hayaan na itong makipag-usap sa mga nilalang na yan, gawa ng nasisiguro niya, alam nito ang kanyang ginagawa. Kalahating oras pa ang lumipas, nagpupumilit pa rin ang matandang babae na kunin ang kanyang ina. Paulit-ulit na rin itong pinagmumumura ang kanyang ama, hanggang sa dumating ang punto na nagdesisyon na yung sunggaban ang sisidla ng kaluluwa nito. Pagsilay naman doon ang batang sisidla ng kaluluwa ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumikha ng pananggalang na gawa sa tubig alat. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napasigaw ng napakalakas ang nilalang na yon dahil sa naramdaman nitong matinding hapdi buhat sa pagkasunog ng kanyang balat. Pagbawi naman ito ng kanyang paa, walang pagdadalawang isip naman itong inutusan ng mga kasama nitong naghihintay sa labas ng bakuran ng bahay. Sa isang iglap, bigla namang sumugod ang iba pa nitong mga kasama dahilan para mapilitan na ring tumulong itong si Osmondo. Kahit hindi niya noon alam ang kanyang gagawin,
Buong puwersa naman niyang pinagtatataga ang mga nilalang na yon hanggang sa magawa na niyang mapaslang ang iilan sa mga ito. Subalit, sa kabila ng kanilang ginawa, pansin nilang hindi pa rin yon sapat upang mapahina ang grupo ng matanda. Nang mapagtanto naman yon ang kanyang ama, dali-dali naman itong nagtago sa likod niya habang pabulong na nagwiwika sa kanya nang, "Limang minuto lang anak, bigyan mo ako ng 5 minuto. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunod, gawa ng naniniwala siya, meron itong gagawing bagay na makakatulong sa kanila. Habang pilit namang nilalabanan ni Osmondo ang mga aswang na paulit-ulit na sumusunggab sa kanya, naging abala naman ang kanyang ama sa paggawa ng mga simbolo sa lupa. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman yung tumayo at kasabay nito ang pagbuhos nito ng isang boteng tubig sa mga simbolong yon. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, napangisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Akala ko 1 linggo pa ako rito. Mali pala ako. Ay, hindi ko inaasahan na gagamitin ko ang abilidad kong ito." Matapos naman itong makapagsalita, unti-unti namang binalot ng tubig alat ang katawan ng bata. Paglisa ng tubig na yon sa katawan nito, agad naman yung nawala ng malay at kasabay nito ang paglitaw ng isang dambuhalang alimango sa bakuran ng bahay nila. Pagsilay naman ang nilalang na yon sa mga aswang, walang habas naman niya yung sinugod para ipitin ng kanyang mga higanting pang-ipit. Ang mga napatay nitong aswang, itinarak nito sa mga tinik na nasa ibabaw ng kanyang ulo na para bang ginawa yung dekorasyon ng nilalang na yon. Hindi naglaon nang masipat naman ang alimango na ang matandang babae na lamang ang natira. Dali-dali naman niya yung inipit sa paa, sabay takbo patungo sa kailaliman ng dagat. Segundo lang noon ang dumaan, matapos yung mawala sa paningin ni Osmondo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa lugar na yon, doon na niya unti-unting napansin ang tila bang paggaan ng presensya sa paligid. Wala na rin siyang napansing kakaibang bakas na siya namang ikinapanatag ng kaisipan niya. Alam niyo, Pinuno, magmula noong nangyari ang insidenteng yon, doon na tuluyang naniwala si Osmondo na sadyang marami pa tayong hindi alam sa mundo. Nga pala, pasensya na pala kayo ha, kung hindi ko binanggit ang ilan sa mga pangunahing abilidad ng tuyong. Marami kasi yung kahinaan, Pinuno, at ayaw kong mabulgar ito sa pahina mo kung saan merong iilang mga mangkukulam at mambabarang na nakikinig. Siya nga pala, bago ko makalimutan, yung batang naging sisidlan pala ng kaluluwa ng ama ni Osmondo, nakauwi rin yun ng ligtas sa baryo nito. Inihatid nila yon at sa kasamaang palad, yun na rin ang naging huli nilang pagkikita. Sa paglipas pa ng mga taon, mahirap man ang buhay, pinili nilang makaraos. Dahil sa dami ng mga nangyari sa kanila, natutunan ni Osmondong mamuhay ng simple, gawa ng tuluyan ng binago ng karanasan niya ang kanyang mga hangarin sa buhay. Ngayong may edad na siya, hawak-hawak niya pa rin ang bertud na yon, kung saan ito nagbibigay sa kanya ng malusog na pangangatawan. Hindi man sa pagmamayabang, pero nang nag-edad 70 anyos na itong si Osmondo, kayang-kaya pa nitong sumisid sa ilalim ng dagat. Marami ang nagtataka kung paano niya yon nagagawa. Pero ayon sa kanya, naging posible ito dahil sa abilidad ng bertud ng tuyom.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, no? Palalim tayo ng palalim dito sa channel, eh, no? Sino mag-aakala na meron palang Bertud? O sabihin na natin, di ko kasi matawag na mutsa, eh. Pwede ba natin tawagin mutsa? Di ba? Nang sea urchin. Yun nga yung tuyom. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tuyom po ay isang sea urchin. Na mayroon palang nakukuha doon, no? Na matinding kapangyarihan. Pero ang sabi kasi naman, tama. Dapat natin siyang tawagin Bertud, hindi siya mutsa. Kasi hindi siya binibigay o hindi siya kusang ipinagkakaloob ng kalikasan tuwing mahal na araw. Binibigay ito ng mga... Paano ba? Ipinagkakaloob to ng mga sirena. So, mga engkantong dagat. Siguro hindi lang sirena yung nagbibigay. Marami pa yan. Kasi, kung hindi nyo na itatanong, sa karagatan, napakaraming engkanto dyan. Sobrang dami. So, siguro yung mga na-highlight lang, yung mga alam natin, yung mga sirena, Shoko, yung mga common, yung mga napapanood. Pero sa totoong buhay, hindi lang yan. Hindi lang yan yung mga yun. Sobrang dami niyan. Alam ko, marami na ako na kwento rito sa channel ko na iba't ibang klase ng mga engkanto na naninirahan dyan sa ilalim ng dagat. Meron nga rin sa hangin, eh. Sa taas. Meron din. Marami rin yan. Nagkalat yan sila. So, hindi ko alam kung sirena lang ang nagbibigay ng Bertud ng tuyom o marami pang ibang klase. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan sa kwento, yun nga, hindi sinabi, no, kung ano yung kakayahan nito. Well, ayaw rin naman sabihin ng sender natin kasi nga, aminado siya na sobrang daming kahinaan ng Bertud ng tuyom. So siguro, mahawakan lang to. May mga ganyan kasi, kahit mga agimat, kahit mga medalyon, mahawakan lang ng ibang tao, kalas lahat ng karga, kalas lahat ng bisa. So siguro, ganito yung tuyom. Baka nga, ginamit lang niya yung term na tuyom, pero hindi talaga to yun, eh. Kasi ayaw niya lang sabihin dahil nga madaling nababasag yung mutsa. Pero overall, para sa akin, sobrang astig ng kwento na to. Isang bayaning tatay na naman ang nagsalba sa kanyang pamilya. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.